kung sinong unang tingnan. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Dahil sa'yo, mas maganda ka palang malapitan. Dear Charo, sa hilat siya pa lang ng mukha ni Zach at sa mabulaklak niyang dila, paniguradong magkakandara pa nga ang mga babae sa kanya. Magkasama lang tayo kang makalala. Pero iba ako sa kanila. Hindi ako basta maloloko. Ngunit sa kabila ng trato ko sa kanya ng gabing yun, hanggang sa aming bahay ay sinuyo niya ako. Ma, nagdala ho ulit ako ng gamot para sa inyo. Naku, maraming salamat! Kompleto ho yan. Para sa sakit sa ulo, sakit sa tiyan at kasukasuhan. Naku, malaking tulong to sa akin. Baka pwedeng ako na lang mag-chapter sa'yo mamaya. Salamat pero kaya ko mag-isa. Saka bakit ba panay tawag mo ng mama? Kapatid ka ba namin? Huwag na. Kaya ko sarili ko. Violy, hindi natin masasabi. Maraming maluloko sa daan. Oo nga. May iba nga nandito na eh. Parang dito sa atin eh, ikaw lang yatang natitirang diskumpiyado sa kanya. Pero, kung ayaw mo talagang magpasama, eh hindi kita papayagang umalis. Huwag mo na akong hintayin. Kasabay ko na yung kasamahan ko. Alas 12:30 na andito ako. Ihatid kita sa inyo. Ba't ba ang kulit mo? Ako ang mananagot sa mama mo pag may nangyaring masama sa'yo. Pinagkatiwala ka niya sa akin. Ang sabihin mo, kinukuha mo lang loob ng pamilya ko para masilo mo ako. Pero kilala kita. Babaero, manlulok, bastos. Jolly, bilay. Okay. Iyon na ang nakasanayang gawin ni Zach. Maging pamilya ko tuloy ay napalapit sa kanya. Na mga panahong yun, para bang siya ang humalili kay Papa sa aming tahanan. Paano mo nakilala ang anak ko, Iha? Singer ho ako sa isang club, sa isang hotel. Naging customer po namin si Zach. Nakikipag-usap ka sa mga lalaking customers niyo? Ibig sabihin, tumitable ka? Opo, pero hindi ho gaya ng iniisip ninyo. Mawalang galang na ako, Iha. Zach, nakapagtapos ka ng pag-aaral. May maayos ka na trabaho. Binigyan ka namin ng laya na gawin mo ang gusto mo sa buhay mo. Pero huwag mo naman abusuhin yun. Pumili ka naman ng babae na mas nararapat sa'yo. Ma, ano ba sinasabi niyo? Respetuhin niyo naman si Violy. Alam ko kung mahirap kami. Pero nagtatrabaho ho kami ng marangal para mabuhay. Ipagpaumanhin ho
Pauna na. Violy. Ma. Seryoso ako kay Violy. Mahal ko siya at siya lang mamahalin ko. Magpapakasal kami. Sorry. Violy, sandali. Violy! Violy, nakikiusap ako. Matatanggap ka rin ng pamilya ko. Ang mahalaga ay masaya tayo. Nagmamahalan tayo, yun naman ang importante, di ba? Masaya? Masaya ka ba sa ganito? Nasasaktan natin mga magulang mo? Violy, gagawin ko lahat. Para makita nila at malaman nila ang mga dahilan ko kung bakit kita mahal. Sa araw na to, hindi na tayo dalawang magkaibang nilalang. Iisa na tayo, Violy. Iisa na tayo, palangga ko. Asahan mong ikaw lamang ang pakaiibigin ko hanggang sa huling hininga ko. Aking ka. Salamat ka. Salamat pinagtanggol mo ako sa mga magulang mo. Tahan na, tahan na. Nandito si Mama, si Papa. Ga, ako na muna mag-aalaga kay John. Magpahinga ka muna, may trabaho ka mamamaya. Ga, hindi naman nakapapasok. Ga, problema kasi yung opisina namin eh. Ano, umiiyak tuloy yung anak natin kasi hindi magaganda yung naririnig niya sa'yo. John, nakakahanap rin ng bagong trabaho ang Papa. Ga! 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 Parang nahihirapan siya huminga. Ha? Nahihirapan siya huminga. Ayos mo yung pagkarga mo. Teka, John! John! Nak! 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 Dali na sa hospital. Ha? Ang sabi ng iba, nagkakolebra siya. Sa isang iglap-lap, nawala siya sa amin ng asawa ko. Gumuho lahat ng mga pangarap namin para sa kanya. Isang trahedya na nagsimula ng mga pagsubok sa amin ni Zach. Ako yung lalaki, ako gagawa ng paraan. Mag-asawa tayo. Sinabi na ako yung gagawa eh. Di pa ba malinaw yun? Hindi naging madali ang pagsisimula namin sa Maynila. Nahirapan si Zach makahanap ng bagong trabaho. Kaya napilitan siyang payagan ako na bumalik sa pagkanta para mabuhay kami. Pero sadyang malaki ang pinagbago ng asawa ko. Amerika yun, Zach. Bira lang yung nabibigyan ng pagkakataon na makapunta doon. Sayang kung papalampasin mo. Lalo na't wala ka pa naman trabaho dito, di ba? Ga? Ga. Nagpa-check ako sa doktor kanina. Buntis ako. Magkakanak na ulit tayo. Sigurado ka, Ga? Magiging tatay na ako ulit? Amano, sigurado na ako. Susubukan ko mag-Amerika. Amerika? Ga, susubukan ko makipagsabalaran doon. Tama si Manong, maraming oportunidad doon. Baka naandun yung swerte ko. Lalo pa ngayon, magkakaanak na tayo. Napakalayo nun. Ang dami namang oportunidad dito. Hindi naman mahalaga sa akin yung labis-labis na buhay. Ang mahalaga sa akin, magkakasama tayo. Ga, gusto kong mas mabigyan kayong magandang kinabukasan ng mga anak natin. Iiwan mo kami?
babae ang naging anak natin, Ga. Kamukhang kamukha mo siya. Kalakip ng liham na to ang larawan niya. Siguro abala ka sa trabaho, Ga. Kaya hindi mo nasagot ang huling liham ko sa'yo. Ga, ano nang nangyayari sa'yo dyan? Bakit bigla ka na lang hindi na sumulat sa amin? Anak, sulat galing kay Zako. Oh, to, galing to sa papa mo. Nagpadala siya ng divorce papers, nakikipaghiwalay na siya sa akin. Lahat ng gusto niya sinunod ko. Umigot yung mundo ko sa kanya, tapos ginawa ka na tiyaw mo. Ano ang anak, hindi kita pinalaking mahina. Hindi ang lalaking yan ang dudurog sa'yo. Bumangon ka. Alam kong mahirap. Pero kayanin mo para sa anak mo. Kahit mahirap ay bumangon ako para sa anak ko. Binuhos ko sa pagtatrabaho ang oras ko. Mabuhay ko lang ng maayos ang anak ko. Naging singer ako sa gabi. At admin clerk naman sa umaga. Kita lang ho sa TV. May audition daw ang Tawag ng Tanghalan. Subukan niyo. Wala naman ang mawawala, di ba? Kahit hindi ako sigurado, ay sinubukan kong mag-audition sa Tawag ng Tanghalan dahil sa kaibuturan ng puso ko, naroon pa rin ang pagmamahal ko sa pag-awit. Natanggap naman ako at mas swerteng pumasok hanggang grand finals. Yung katulad ng kasama na masaya kami, tapos biglang nawala, umalis siya. Pero hindi naman siya umalis sa puso ninyo. Sa puso ko, kasama ko siya. Ma, totoo ba yung sinabi niya sa TV? Mahal niya pa rin si Papa? Alam mo, anak, siguro kapag matanda ka na, mas madali mo nang aminin ang katotohanan. Kasi baka huli na. At dahil matagal nang naganap ang mga bagay na yan sa buhay ko, kaya ko nang aminin. Nagtuloy-tuloy ang laban ko sa Tawag ng Tanghalan. Nagkaroon ng panibagong sigla ang buhay ko dahil kahit matanda na ako, tila ba natupad ko rin ang isa ko pang pangarap. Ma, okay na daw ba kaya? Pwede na ba tayo umuwi? Sabi nung staff, medyo maghintay daw muna tayo kasi may tatanong pa yata sila eh. Sige.
ka. Balik na ako. Pero ay isang sulat ang natanggap ko mula sa pamilya ko sa Pilipinas. Hindi raw nabuhay ang pinagbubuntis mo. At may ibang lalaki ka na raw sa buhay mo. Aaminin ko, nagkamali ako na nagpadala ko sa galit ko. Kaya mas pinili kong mag-asawa ng American citizen para magkaroon ng green card. 8 years ago, namatay ang asawa ko. Kaya nagpasya akong bumalik ng Pilipinas. Huli na nang malaman kong napahiwalay ka na rin sa kinakasama mo. Wala akong ibang minahal katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Dahil kahit anong pilit ang gawin ko, ikaw pa rin ang sinisigaw nito eh. Hiwalay siya sa akin for such a long time. Namimiss ko ang panahon na kami nagsama. Malayong malayo. Pero nandito na ako, ka. Ngayon pa man ay nadarama ko na po na ako'y panalo. Hindi ako sigurado kung hanggang saan kami dadalhin ng pag-iibigang ito. Pero isang bagay ang napagtanto ko nung tinura ni Ga na hindi na kami dalawang magkaibang nilalang, na kami ay iisa na. Tama siya. Dahil kahit na nasa dapit hapon na kami ng aming buhay, muli pa rin kaming pinagtagpo at pinag-isa ng tadhana. Hanggang dito na lang, Violy.